Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit. Puro kabig, mga ganid, manluloko. Mapanglamang, mga taong walang modo. Di makontento, mga puro abusado. Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit. Puro Hello, magandang araw mga kababayan. So, excuse me. Ang raraka natin ngayon, inupo kasi ako kumati, bigla ilalamunan ko eh. Diba? Ang raraka natin agad ngayon ay si Bims Goes TV. Diba? Ang title ng video niya ay Kaya Mo Kayang Panoorin Ang Videong Ito. Ah, mukha nakakatakot to Bims ha. Diba? Ito yung video niya. Kaya mo bang panoorin ang videong ito? Warning. Diba? Oy, may nakachat ako na ano, na dating fan mo, na tinanong kung nang-i-scam ka daw nung 2021. Diba? Tapos may mga tinatanong sa'yo, biglang binlock mo daw. Huwag ganun. Pag may nagtatanong sa'yo, huwag may bablock, man. Ano ba naman yan, di ba? Tayo yung nasa totoo eh. Tapos mamboblock ka. Anyway, pagpatuloy natin to. Ito yung video, no? Kaya mo bang panoorin ang videong ito? Warning. Play na natin to, ha? Mga tol, ako po si Bims Ghost TV. Ngayon po ay madaling araw na. Nagising po ako at hindi, hindi ako makatulog. Hindi makatulog madaling araw. Diba? Mukha excited ka mag-vlog ha. Matol, ako po si Bims Ghost TV. Ngayon po ay madaling araw na. Nagising po ako at hindi ako makatulog. Dahil kanina pa po may kumakatok sa bintana ako dito sa kwarto. Ayan po mga tol na... Ano, saktong-sakto eh no. Saktong-sakto yung pagkatok eh, no? Na-mention mo yung kakatok. May kumatok nga, diba? Hindi naman imposibleng mangyari. Let's say paranormal. Baka naman talagang yung mumu eh nanonood sa'yo habang nag-i-intro ka dyan sa video mo, di ba? Nung nasabing may kumakatok, oh, eh, sinabi ni Bims, kumakatok ako, tokok, di ba? Hindi naman imposible mangyari yun, di ba? Yan yung tinatawag na coincidence, di ba? Na pagka sinabi niya may kumakatok, may kakatok nga, di ba? Kaya lang yung mga ganitong tagpo, man, one in a million to eh. Hindi siya imposibleng mangyari, pero one in a million yan na on cue, biglang kakatok. At ito pa yung napansin ko dito sa video mo na to. Naririnig may kumakatok sa bintana ako dito sa kwarto. Nag-post ka eh. Parang hinintay mo talagang ano eh, na may kakatok eh. Tinan mo ha. Dapat tuloy-tuloy ka lang magsalita niyan, men. Or naputol yung pagsasalita mo. Dahil kanina pa po may kumakatok sa bintana ako dito sa kwarto. Diba? Nag-post ka. Binigyan mo ng daan yung kakatok kasi alam mo na may kakatok talaga. 'Di ba? Ito yung mga maliliit na detalye, Bims, na dapat napipino mo. Huwag na tayong magbullshitan dito. Peke naman talaga tong video mo eh. Pero ang talaga raraakan lang natin dito yung logic behind sa mga videos mo. Kumbaga kahit movie, hindi papasa ito na kapanipaniwala. Syempre may mga movie na realistic, 'di ba? Paano ko nasasabing may realistic na movie? Kasi may mga movie na nadadala tayo. Natatakot tayo, natatawa tayo. Diba? Nararamdaman natin. Pero ito, men, ako for me, peking-peke na kasi agad to eh. Hindi naman yan kasi ang layunin ng video mo, diba? Ang layunin ng video mo, papaniwalain yung mga tao sa ginagawa mo. Pero yung ganito ka, ano, ganito ka too good to be true, tas on cue, biglang sinabi mo may kumakatok, biglang may kumatok nga. Diba? Again, I'm not saying na hindi pwede mangyari yun. Kaya lang yung timing ka, duda-duda eh. Then naghintay ka pa eh. Talaga hinintay mo pa eh. Diba? Tulog dahil kanina pa po may kumakatok sa bintana ako dito sa kwarto. Ayan po mga tol, naririnig ko po yung katok niya. Isa ka bang aswang sa ilalim ng tulay? Wait. A month ago, kailan ba nag-assign si ano sa'yo? Nag-assign si Ermitaño, 'di ba? 1 month lang ang binigay sa 'yon na lipulin mo yung mga aswang. Kailan ba yung content mo na 'yon? Tingnan nga natin. Ba't may aswang pa kung aswang man 'yan, ano? So, unsuccessful ka dun sa ano? Dun sa habilin sa 'yon ng Ermitaño. 'Di ba? Ito yung ano eh, mission mo eh, 3 weeks ago. Kailan ba 'to? Ah, wala pa naman isang buwan. Kailan mo ba in-upload 'to, tong video na 'to? Wala kasing date men eh. Ah, October 5. So mag-e-end yung mission mo November 5. Kasi isang buwan yung ano eh, yung binigay sa yung schedule ano. May time ka pa naman. May ilang araw pa. Ano ba ngayon? November 2, 3,
3, 4, 5. May 3 days ka pa para tapusin yung mission. Kapag ikaw ay beyond, ano, beyond 3 days, nag-aswang-aswang ka ba, fail ka. Diba? Sige, magsalita ka. Crusante Patris Benedicti. Ito gusto ko eh. Nostro presensya mo niya mo. Kusak prasit may looks, nandrakusit may dukes. Padre retro satana, nang buwan suwades may ibana. Soon malakielibas. 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 Swabing swabe, ano? Si Beams lang ang nakakagawa ng ganyang orasyon. Diba? Hindi mo mahanap kila Ghost Hunter 88 yan, kila 18, kila Kuya Red. Si Beams lang ang nakakapag-deliver ng powerful na Malakielibas. Kaya idol na idol ko to si Boss Beams eh. Diba? Bas! Duda ako dito mga tol, maingay yung mga aso. Malamang ito mga tol ay... Katulad niyan ano, talaga may meaning yung pag-iingay ng aso. Diba? Hindi ba normal lang sa aso na maingay? Or dahil hindi mo man lang kahit maano, matanong mo man lang sa sarili mo na bakit kaya maingay ang aso? Baka may tao sa labas or may nilalaro lang yung aso or something like that, 'di ba? Talagang duda ka na agad. Syempre, baka naman sobrang powerful ng kapangyarihan mo, 'di ba? Na mararamdaman mo na agad. Diba? Isa sa mga in-explore natin na mga simenteryo at nasundan tayo dito. Kundi man, ito po ay yung mga kasama ng mga aswang sa ilalim ng tulay, no? Na sila po ay tao rin, no? Mga tol, dahil marami na po tayong nailigtas na mga kasama nila. Baka po nakasunod po sila dito sa bahay natin, kaya po ganyan. At ngayon nga po ay madaling araw na at hindi po tayo talaga pinapatulog. Ngayon, kakausapin kita. Ah, siguro kaya wala kang upload, 'di ba? Parang na-mention mo yata dito na wala kayong kuryente. Obviously wala kang kuryente, oh. 'Di ba? Kung isa kang kaluluwa na natrap na gumawa ng bahay na 'to o ng lumang bahay na 'to na bumabalik upang tinan. Kaya niya na-mention na ano na lumang bahay 'yan kasi gumawa na siya ng explore before sa bahay niya na 'yan eh. 'Di ba? Yung lahat na lang ng ano binigyan mo na meaning pati may tumatawang bata, 'di ba? May tumatawang bata mga tol. 'Di ba? Isa sa mga unang exploration mo 'yan eh, yung bahay niyo. 'Di ba? Asan ang mga dito yung video na 'yon? Alam mo fan na fan mo ko. Alam ko lahat yung mga ina-upload mo na 'yan, 'di ba? Yung sinasabi mo may nagpapakita diyan na white lady, 'di ba? Ayan oh, ito nga 'yun eh 7 months ago. In-upload mo tong video na to. Wait lang ha, nag-add lang eh. 'Di ba? Ang dami mong kabullshit na ginawa dito, men. Yung mga ultimong tawa ng bata na halata naman na nandoon sa kwarto, 'di ba? May pinagsasabihan ka man luma na bahay pero may mga motor na naka-park. Di ba? Bigyan lang natin ng briefing yung unang exploration mo dyan sa bahay niya. Welcome back sa ating YouTube channel. Payat ka pa nun, no? Is gagawa tayo ng vlog na nakakatakot. Kasi may ano daw, may mga dumadaan daw sa harapan ng... Kasi dito ka parang nag-hitman eh. Di ba? Dito ka parang nasarapan. Kasi for today's video, gagawa ka ng video nakakatakot, sabi mo. Parang dito ka nakakuha ng main line mo ng pagbablog yung ghost hunting kasi siguro ito yung pumatok na video mo, nasarapan ka, 'di ba? Bahay namin na is nakakita daw sila ng mga ano ng multo. Diba? Dito pa nga lang ito ganito kakabata mo, 'di ba? Medyo talagang madilim dito mga bok. Talagang medyo nakakatakot. Kasi bok pa nun ang ano mo eh. Bok pa nun ang channel mo eh. Anong name ng channel mo before? Bok TV? Yun ba yung channel mo nun before, diba? Bago ka naging Beams Ghost TV. Teka. Kunin muna natin yung ano natin. Cellphone natin. Kasi obviously ano to eh.
na isa yung detector. Yan o, may application ng cellphone ang ginagamit mo dyan. Mamaya. Then dito, lahat ng mga... Dito daw sa part na to, nakikita yung... Dito. Dyan daw sa part na yan, diba? Nakikita yung lumulutang na white lady. So, gaganapin mo na ngayon sa video, siguro ni-revisit mo, ano, para makita mo yung white lady na yan. At kung papanoorin nyo to, hindi ko naman ito i-review, isasabihin ko lang sa inyo. Kung mapapanood nyo tong video na to, tong titled na white lady nagpapakita sa harapan ng bahay namin, dito siya nag-start na lahat na lang ng ano niya, may meaning. May narinig siyang nagtatawa na bata na obviously nandun sa isang kwarto. Tapos parang pinapalabas niya dito na semi-abandoned yung bahay. I don't know kung ganun, kasi yun na nagigets ko sa message mo dito eh. Pero obviously may nakikita akong mga bintana dyan na may ilaw, na may nakatira talagang tao dyan. Diba? Do sa part na to. Diba? May mga nakapark pa na motor, mga tricycle. Do sa part na to. Talagang sobrang luma na ng taas. Ayan. Diba? Then balik tayo dito sa bago mong video. Medyo upgraded ka na dito, Min. Eh. Itong bahay. Tingin mo ang bintanang ito. Ngayon, malinaw sa akin. Ayan mga tol, oh. Grabe, kinakatok po niya. Ba't may cut ka na naman? Ulitin nga natin. Na gumawa ng bahay na to. O ng lumang bahay na to na bumabalik upang tingnan itong bahay. May cut ka eh. Tingin mo ang bintanang ito. 'Di ba? Tama yung caption niya, oh. Nakalagay, "Diyos ko, my God." Redundant, man. Yun na rin yun eh, Diyos ko eh. Tapos in English mo lang eh, "Diyos ko, my God." Ni wala man lang gulat diyan sa narinig mo. Ngayon, talaga. Malinaw na sa akin. Halatang peke ito. Grabe, kinakatok po niya. But may cut! Pwede ba kitang makita? Sige, lalabas ako dyan upang ikaw ay tinan. Manluloko talaga. So mga tol, no, lalabasin po natin yung area po sa labas. At okay. Po natin yung buong masa. Hindi na po natin patatagalin to. Tara na po mga tol. Yan na natin. May bagyo pa naman po mga tol ngayong undas at wala pong kuryente, no? Kaya pala, ano, wala kang magawa dyan at nag-vlog ka. Doon tayo sa, ano, doon sa highlight ng video mo na to. Ito yung highlight ng video ni Beams Ghost TV. Play natin. Asan ka? Pwede ka ba magpakita? Yung kumakatok? So, ito na yun ano. Pwede daw ba magpakita yung kumakatok? Nasa bubong. Kanina nasa loob ng bahay ka, nasa pader. Bigla siya napunta sa bubong. Ano, elastic man ba yung, ano, yung multo na yan na mula dyan sa bubong? Kakatokin yung pader mo. Anyway, ano, nagte-teleport naman talaga ang multo ayon kay Kuya Red, di ba? So, ito na yung kanyang highlight ng video niya, yung multo. Tingnan nga natin, men. Ikaw ha, Beams Ghost TV ha. Someone may nag-comment sa akin, someone, ang negosyo niyo daw ay ano, ay ukay-ukay. Paki-correct mo kung ano, kung mali yung sinasabi ko ha. May nag-tip lang naman sa akin eh. Ang negosyo nyo daw ukay-ukay. Kaya hindi nakakapagtaka kung nakakakuha ka ng mga damit na ganyan. Diba? Ang una nating clue, do sa unang video mo na pinakita natin kanina. Dito kasi sa video na pinakita natin kanina. Obviously, wait lang ha. I-play muna natin to mga men. Diba? Para... meron tayong backup doon sa sinasabi natin. Obviously kasi kaya nasabi na nagbebenta kayo ng mga damit na ukay-ukay. Teka. Dito sa part na to, natin yung ano natin. Ayun lang ha. Ayan oh. May nakitang manikin men eh. 'Di ba? Actually nga baka mamaya yung manikin na yan, yan din yung ginamit mo doon sa taas eh. Ano natin? 'Di ba nakikita niya yung manikin na yan? So ginagamit ng manikin pang showcase ng ano, ng damit. Kung ikaw ay may binebenta, 'di ba? Na damit, yan ang ginagamit niya, yung manikin. So hindi nakakapagtaka mga men na may mga damit talaga si Bimbi na ganun. Baka nga yung pinapasuot niya sa Encanto, dun din kinuha, baka ha, baka. 'Di ba? Yan yung mga observations na dapat ginagawa niyo.
Diba? Semi investigation lang naman 'to eh. So na-establish natin na talaga negosyo nila yung ano damitan. Kaya hindi nakakapagtaka, nakakuha siya ng mga weirdong damit na katulad nun. Diba? Natin. De, pwedeng sa loob ng bahay may manikin sila for what? Para lang ano, suutan ng damit. 'Di ba? Dito pa lang malalaman mo nagbebenta talaga kayo ng damit, 'di ba? So ito, na-establish na natin na si Beams Ghost TV ay may manikin. 'Di ba? Nakita na natin doon sa previous video niya may manikin siya. So ito na 'yon. At yung manikin na 'yon walang ulo. 'Di ba? Wala ring kamay. Obviously, wala namang nakikitang ulo niyan. Wala rin kayo nakikitang kamay. May manggas yung damit, pero walang kamay. So, tingnan natin itong ano niya dito. Nagmamatch ang description nito sa manikin na nakita natin previous do sa video niya. Diba? Play natin to. Ala! Ala, grabe. Diba? Ang movement ng manikin, it's either gumugulong yan eh. May lumulutang mga tol. Hindi siya lumulutang, men. Unang-una, hindi mo nga na-establish na lumulutang yan eh. Hindi naman natin nakikita yung paa. Diba? So, ang iniisip mo lumulutang dahil walang wire sa taas. Wala talaga, kasi nga yung manikin na nandito, diba? Na nahagip dito sa camera mo. Ulitin natin, ha? Kunin muna natin yung ano natin. Diba? May stand yung manikin mo, men eh. Eh no, marami pala kayong bunch of mga paninda nyo ba yan? Medyo nakakatakot. Tignan mo ha. Yan o yung mga naka-plastic na yan. Damit ba yan? Ang labo kasi. Ayan o, mukhang bundle ng mga damit to min eh. Talaga negosyo nyo pala talaga okay-okay. Diba? Alam ka naman labada nyo yan. Hindi, correct mo. Mamaya, hindi bungo, labada namin yan eh. Na naka-plastic. Diba? Pero ito ha, napapansin nyo objective lahat ng observation ko. Kapag sinabi ko may manikin si Bimby, ayan ang patunay may manikin. Diba? Kapag sinabi ko na ano na may mga damit, ayan, naka-bundle, diba? Take. Gusto ko lang mahagip kung... Kunin mo natin yung... Yung paan ng manikin niya. So ito yung paan ng manikin niya, oh. Ba, may stand. Ayan oh, nakita niyo na may stand. Ano natin? Hindi lang makita ko may gulong ba? Yung manikin niya. Teka. Kunin muna natin yung ano natin. Labo kasi min eh. Anyway, mukha namang walang gulong ano. Walang gulong. Kasi kung may gulong 'yan, magma-match na naman dito sa ano. Pero obviously, 'di ba? Hindi ito multo min eh. Yung mga magpipilit dito na ito ay multo. Sige, ilukuhin niyo yung sarili niyo. Hindi. Biro mo makakita ka ng ano ng walang ulo na tao tas wala man lang kilabot ka sa katawan mo. Hala. Ganyan ka magano? Hindi ka magtatawag ng kasama mo na ay may syempre 'di ba? Yung mga sinasabi ko sa inyo, baka mamaya sabihin na naman kasi nung iba, hindi, sanay na talaga si Beams Ghost TV makita ng ganyan. Diba? Kasi siya ay professional na ghost hunter. Hoy, yung Ghost Adventures, 20 years na nag-ghost hunting. Nagugulat pa rin pag nakakita. Lalo na pag full body apparition na ganyan. Diba? Yung talagang halos totoong apparition na walang ulo, hindi ka ba magugulat dyan? Pwede ba? Ala, grabe mga tol, nakita nyo ba yung nakikita ko? Ano yun? May lumulutang mga tol. Parang walang ulo mga tol. Wala nga ulo. Grabe mga tol. Nawala mga tol. Inuunti-unti niya pa eh. Inuunti-unti niya pang silipin eh. Nawala mga tol. Ah, ito. Parang may nakita akong tali. Tinan mo ah, correct me if I'm wrong ah. 'Di ba? After dumaan nung ano nung manikin, 'di ba? Dadaan yung manikin, 'di ba? Ano 'yun? May lumulutang mga tol. Para tumulong mga tol. Grabe mga tol. Peke yung ano mo, yung drama mo. Dito, i-zoom ko ng konti ha.
I don't know if may kinalaman ito doon sa manikin, pero nakita ako kasi parang may ano. Kasi alam mo, ito na naman yung ano eh, yung logic behind dito pag nakakita ka eh. Kasi pag nakakita ka ng unusual na bagay, gusto mo mag-last yan. Hangga't maaari, hindi mo dapat iiwanan yan eh. Alam mo ba nung bata ako, pag nakakita ako nung nag-boy scout kasi kami noon eh, yung aeroplano na may usok na yung nag-acrobatic. Bihira kasi ako makakita noon. Hangga't maaari, gusto ko kasi picturean 'yon or sinusundan ko pa yung kung saan man pumunta yung aeroplano na 'yon. 'Di ba? Kasi bihira mo makita 'yan eh. Lalo na itong multo na ganito kaganda ang quality. Let's say ito yung multo ano. Ang unang gagawin mo diyan, dapat unusual kasi yan. Dapat susundan mo talaga ng camera 'yan. Kung saan man mapunta 'yan. Pero hindi eh. Ang ginawa ni Beams, hinintay ni Beams na makalampas dito. Tapos unti-unti niyang lalapitan para ma-make sure na hindi nakita sa frame yung parang walang ulo yung, mga tol. Ano? Manikin. Di ba? Dito naman may makita ko, nakita mo 'to parang tali. Tama yan ba 'yon? Wala. Ayun oh, may nakitang nagda-dangling na tali doon. Ano kaya yung tali na 'yon? So may movement yung tali, ibig sabihin may gumalaw diyan. Hindi naman hangin kasi nakikita ko yung ibang tali dito na nakakatulad nito oh. Yan yung cord na yan, kumahangin yan, aano din yan. Gagalaw din yan. Pero obviously dito kasi may gumalaw do sa tali kaya nagsuswing eh. Tingnan mo. Tingnan natin ah. May magsuswing na tali yan, ito yata. Wait lang ah. Ayun oh, nakikita niyo nagsuswing yung tali. Ayun oh. So, ibig sabihin may nag-contact doon. Sino ka? 'Di ba? Transparent po sa mga tol tumat. Paano naging transparent 'yon? Paano mo na sinabing transparent 'yan? Pwede ba Beams? Hindi naman transparent 'yan eh. Ala, grabe mga tol, nakita niyo ba 'yung nakikita ko? May lumulutang mga tol. Ala. Transparent daw yan? Transparent ba yan? Ala, grabe mga tol, nakita niyo ba yung nakikita ko? Ano yun? May lumulutang mga tol. Parang walang ulo mga tol. Grabe mga tol. May nagsuswing na natali doon. Sino ka? Oh, ito pa yung... Transparent po siya mga tol, tumatagos po sa kanya yung ilaw. Hindi! Sabihin siya po yung object siya... ng mga tol na siya po ay transparent. No, hindi! Hindi siya transparent! Ay, sabihin, huwag mong gaguhin yung mga nakikinig sa'yo! Hindi siya transparent! Multo po siya. O ngayon, nakakita ka na... Ito yung... Kaya hindi pinagkakatiwalaan yung mga ghost hunters. Kasi, alimbawa, nakakita ka ng ganon. Dapat patuloy yung investigation mo dyan eh. Tinuturo mo na dapat yung camera hanggat maaari makapture ng camera yung buong bubong mo. Kasi amazed na amazed ka doon sa nakita mo eh. Pero bakit ano? Ididismiss mo na lang ng pag-ganon-ganon. Kinikilabutan yung buong ano ko. Kinikilabutan yung buong katawan ko mga tol. So okay na yon. Hindi mo na iimbestigahan yung bubong kasi unusual yun eh. Makakita ka ng pugot na ulo eh. Hindi mo man lang iimbestigahan yung bubong mo. Hindi. Eh, tatay. Tatay. May nakita akong multo. Dito nakalutang sa taas. Hindi naman natakot ang tatay mo eh. Parang wala lang. Tiyan mo ha. Sabi niya, tay. May nakita akong multo. Saan? Dito nakalutang sa taas. Wala na. Hindi na sumagot, di ba? Kung asan, di ba? Unusual yan eh, pero asan? Natakot daw. Ang buhay po. Kinukumsinti ka rin ng tatay mo eh, no? Shit. Dito ko siya nakita mga tol, nakalutang kanina. Uy, ingat na ingat. Grabe.
Rosan. Wait lang. Di ba yung tatay mo din yung may ano nun? Tinatanong ko lang. Dahil on cue, sumagot yung tatay mo. Alam mo kasing nandun din yung tatay mo eh. Wala lang, tinatanong ko lang naman. O hindi. Diba? Te patres bendicte. Gus in ubito nostro presensya mong yamur. Kusakas it may looks. Nandrakos it may looks. Paneretro sa tana. Nanggual suades mi hibana. Soot malakialbas. Epse penina. Debas. Yelibas. Grabe mga tol. Forward nga natin to. Malamang mga tol, no? Duda ako dito mga tol. Malamang mga tol. Ano yun? Oh my god. Iba'y taon na mga aso mga tol. Malamang mga tol, no? Ano yung kambing ba yon? Duda ako dito mga tol. Ba't kinat mo? Na may taglay ng mga bertud, no? Mga hayop yung binabanatan nila. Minsan kinukuha nila yung mga ano, yung mga dugo ng mga hayop. Ito ba kasi naman yung binigyan na? Tayo dito mga tol, oh. Ayun yung mga manok, oh. Ito may manok din dito. Ito. Ikaw ay magparamdam. Mga tol ng ligtas. Paramdam. Ko naman. May bumulong daw. Bumambahin na ito. Magbigay ka sa akin ng sign. O ikaw ay magparamdam. Doable yung masyado malinaw. Class A yung EBP mo. When you say class A, sobrang linaw. Anyway, the trip niya yan eh. Sige, totoo na. Na may bumulong. Kahit kaya kong gawin yan. Ito oh. O, diba? Kaya-kayang gawin yan, Min eh. O ikaw ay magparamdam. Mga tol, yung tinulungan po natin dito sa ilalim ng tulay, mga tol, naligtas po natin, no? Ito, duda ko ito, trabahador nyo to eh. Duda ko lang naman, trabahador nyo to. Yan daw yung niligtas niya sa tulay. Ay, kuya. Kuya, gising. Pasensya ka na ha sa ibala kasi parang nasundan tayo ng mga... May napapansin kayo dito? Ano, may nakasunod sa atin, nakasamahan nyo sa ilalim ng tulay. Okay ka lang ba? So siya yun, yung ano? Hindi ka muna dyan matutulog kuya ha. No, mahirap na. O baka kung ano gawin nila sa'yo. Tatawa siya eh. Galing-galing na maayos na yung kalagayan mo. Tatawa siya eh. Diba? Doon yung tsura ni kuya ako dito na. So ito yung aswang, diba? Nandun yung aswang. Ikaw ba, nakaligtas ka ng aswang, patutulugin mo na dyan malapit sa inyo? Diba? Tsaka may napapansin ba kayo dito? Pasensya ka na ha sa ibala kasi parang nasundan tayo ng mga ano. May na... Hindi ba damit ito? Ito, tinatanong ko lang, damit ba to? Ito yung napapansin ko kanina pa eh. Damit ba tong nandito sa tabi? Anyway, hindi naman damit, baka kumot niya yan, ano? Nakasunod sa atin, nakasamahan nyo sa ilalim ng tulay. Okay ka lang ba? Totawa. Ito talaga si Bims, ano eh. Pinupuyat mo yung tao eh. Hindi ka muna dyan matutulog, kuya, ha? No, mahirap na. But puro cat? Kung ano gawin nila sa'yo. At galing-galing na maayos na yung kalagayan mo. Parang may nararamdaman ako dito na ano, na tao rin na... Puro cut eh. Yung katwiran ni Bims na kaya daw kinakat para hindi daw humaba. Hindi eh. Doon ka kasi nagkakat sa mga parte na ano, nakaduda-duda. May taglay. Diba? Mutya o tinatawag na bertud, no? Parang nasa paligid lang siya. Ayos ka lang ba kuya dyan? Hindi ka ba nilalamok? Marami po ba yung katol mo? Marami po pala, no? Ayun mga tol, no? Siya po yung niligtas po natin sa ilalim po ng tulay, no? Na nakuha na po natin ng bertud, mga tol, no? At okay na po siya ngayon, no? At pasensya na po kayo, mga tol, kung nagising po natin siya dahil baka po mamaya ay makuha na naman po sila ng ano,
sa ilalim po ng tulay ng kasamahan nila at maibalik na naman po sa ano, sa ganung gawain ng mga to rin po. Ano yung mga scene eh, may nakita ako dito, hindi ko na ikikwento sa iyo kasi baka hindi ka makatulog mamayang gabi. Uy, uy. Ano 'yun mga tol? May puti doon. Sa kawayan, no? Uy, uy. Lahat na lang to, Diyos ko naman to si Bimbi. Andito, mamaya makuha ka dyan, ha? Uy, uy! Oh, come on! Mga tol. Ito ha, ito yung science behind dito. Ay, kuya, ha? Diba tumitingin siya dyan? Baka mamaya makuha ka dyan, ha? Uy, uy! Tapos bigla may nagsuswing na. Mga tol, grabe. Grabe mga tol, umugoy yung duyan. Asan ka? Ay, mga Diyos ko. Pwede ba na magpakita ka? Makapigil yun. Grabe mga tol. Wala na, yun lang. Explainable lahat eh. Mapansin nyo yung duyan ano? Napakababa, hindi niya tingnan yung tali kung may umuugoy ba, 'di ba? Anyway, nakakapagod din pero what do you think? Men, tong video ni Bimbi na to. Pa-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye. Kasi lampas na tayo ng 30 minutes eh. Bye-bye po. Tama na mas marami nang mulat. Ibababa pa king bako, tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin ka.